السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، so may tanong dito ang ating kapatid na si Robby. At ang kanyang tanong, sabi niya, may kasalanan po ba, Ustad, yung parents pag pinilit nila yung anak nilang magpakasal kahit labag sa loob ng anak? Kasi pag daw di pumayag, so naputol yung tanong. Okay. Dito, actually itong usaping ito ay nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. May nagsabi na tanggap pa rin yung kasal kahit na pinilit yung babae, at may nagsabi naman na hindi tanggap ang kasal. Ganun pa man, kung ang babae ay pinilit ng kanyang magulang na ang kanyang edad ay more than 9 years old, at pinilit ng kanyang magulang na magpakasal na labag sa kanyang kalooban, maging siya man ay dalaga o hiwalay na sa dating asawa, ay may karapatan siyang magreklamo sa bahay ng hukom o sa Sharia court upang ipakansela ang kasal nila. Kasi hindi talaga pwedeng pilitin ang babaeng nasa tamang gulang na ikasal. At hindi po yan karapatan ng magulang. Sila yung makukuha yung gusto, at hindi po matatawag na paglabag sa kagustuhan ng magulang o kukul walidain ang hindi pagsunod ng anak na babae. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tungkahu albikru hatta tustaadhan, at hindi pwedeng pakasalan ang dalaga na babae maliban makapagpaalam muna sa kanya. Ibig sabihin, kailangan ng kanyang pahintulot. At isang babae sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pinilit na ikasal sa kanyang pinsan ng kanyang tatay, at nagreklamo siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, ipinapili siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung itutuloy ba ang kasal o ikakansel. So, itinuloy pa rin niya, at gusto lang niyang ipaalam sa karamihan na ang babae ay hindi pwedeng pilitin na ikasal. Kaya sa mga magulang na ganito po yung ginagawa, huwag niyo pong pilitin ang inyong anak na magpakasal sa lalaking ayaw niya. Pwede kayo manghimasok kung ang lalaking gusto niya ay hindi po karapat dapat para sa kanya. Katulad halimbawa, yung lalaki ay may bisyo o nagsisyabo, o kaya ay gumagawa ng haram, o kaya ay non-Muslim. So pwedeng manghimasok ang magulang na hindi pumayag natanggapin ang lalaki na ganun. Pero kung ang lalaki naman ay qualified, may pananampalataya, magandang pag-uugali, so huwag nang tanggihan ng magulang. At huwag nilang pilitin na ikasal sa iba na ayaw naman ng babae, na mayroon namang lalaking gusto magpakasal sa kanya ng qualified. Kasi magkakaroon po yung babae ng karapatan na humingi ng hiwalay kung pinilit siyang ikasal sa lalaking ayaw niya. So yan lang po konting kaalaman, naway maiwasan po ng mga magulang na pilitin ang kanilang anak na babae na ikasal sa lalaking ayaw niya. So, babae ang may karapatan na piliin ang lalaking gusto niya, sa kondisyon dapat yung lalaki ay karapat dapat para sa iyo. At hindi naman pwedeng sabihin natin na dahil karapatan mo na yan, piliin mo kahit non-Muslim, kahit gwapo basta hindi Muslim, o kaya ay kahit gwapo, palainom ng alak, may bisyo, hindi nagsasala. So, wag naman. So, ang piliin pa rin ninyo yung lalaking may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at magandang pag-ugali. So yan lang po. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.